Ito rin yung kanyang harmonika. Ngayon, kung harmonika ang ipapadala natin sa bata, gagasta siya ng malaki. Ha? Mahirap. Kaawaan natin ang bata. Pinapakita ko lamang sa inyo na mayroon lahat ito sa music room. Tsaka kung isa lang yung inyong harmonika, tapos lahat sila, ha, ay gagamit yung maglalawayan, bawal. Ito pa. Ito naman, mga participants, my dear participants, ha, ito ang banduria. Oh, na nandito rin sa music room. Pwede rin ito na gamitin pansaliw sa lahat ng tugtog at sa lahat ng awit. Subalit, mamahalin. Kaya, huwag muna nating gamitin sa classroom. Pero kung meron kayo na dati, bakit hindi? Ha? Pero kung ngayon kayo bibili ng ganito, hindi priority. Ang priority ngayon, mga pagkain. Ha? Yung para sa kalusugan. Mga vitamins, ha? Panlaban sa COVID, 'di ba? Oh, ito naman ang susunod. Mga minamahal kong participants, ito ang gitara. Oh, kung yung mga bata, ha, yung maliliit pa sa elementarya at dadalhin ito, napakahirap nila nabitbitin. Ano, ha? Kaya yung mga precaution ang ating gagamitin. Di po ba? Mga minamahal kong participants, ito naman ang organ. Ha? At kung ganito kalaki, ang dadalhin ng bata sa classroom, mahihirapan siya. Oh, imbis na mahalin niya ang musika at maging mahilig sa pag-awit at pagtugtog, mawawalan na siya ng interest. Di ba? Oh, kaya percussion ang ating gagamitin. Naintindihan natin, ha? Music alone shall live. Music alone shall live. Music alone shall live. Under the sky all things shall perish. All things shall perish. All things shall perish. Under the sky, music alone shall live. Music alone shall live. Music alone shall live. Under the sky. Mga minamahal kong participants, sana sinagiliwan ninyo ang mga ipinakita ko sa inyo na instrumento sa musika. Do you believe that music is the language of the soul? Sa Pilipino o sa Tagalog, ang musika ay wika ng ating kaluluwa. Ang kaluluwa, pag kumapit ito sa ating katawan, magkakaroon tayo ng buhay. Sa makatwid, ang musika, pag kumapit din sa atin, nagkakaroon ng buhay. Ang ating pagtutugtog, ang ating pag-awit. Sana ay nabigyan ko kayo ng magandang aral, magandang mga paghahalimbawa. Kasi pag nagturo tayo, mga minamahal kong participants, because you will be future teachers, ha? Siguruhin ninyo na pag kayo ay nagturo, mayroon at mayroon kayong halimbawa. Ang teacher, pag nagturo at hindi makapagbigay ng halimbawa, hindi siya mahusay sa kanyang kurso. Hindi epektibo yung inyong pagtuturo mamaya kung wala kayong mga halimbawa. At ang mga halimbawa na pinapakita ko sa inyo na akma sa mga bata sa elementarya ay mga percussion. Mga locos instructional materials in music. Diyan nagwawakas ang ating aralin sa araw na ito. Sa araw na ito lang, ha, pero ipagpapatuloy natin ang pag-aaral ng musika para sa ating mga kabataan.
mga fellow teachers in the future. Kasi sa susunod na pagkakataon, maging teachers na rin kayo. Nagpapasalamat tayo kay Sir Raul na Vice President for Academic Affairs at si Madam Eva na Dean ng Education kasi binigyan tayo ng pagkakataon para magkaroon ng maganda, ha? At masaya na pagtuturo ng musika sa elementarya. Gamitin ang inyong mga LMS para hanapin ang mga diniskas ko ngayon, ang aking mga ipinaliwanag ngayon. Maraming salamat na muli. Pagpalain kayo ng puong may kapal. Ingat, ha? Triple ingat, mga kabataan. Kailangan kayo ng ating mga estudyante. Alright. That's all for today. Thank you so much.